sa impiro na Gubat noon. Yaman po gihapon si Mayor Sharon for shared governance. This had been with us for the last 5.5 years. Mao ini ang pinaka objeto ko na ang gobyerno sa buntos ng Gubat partisipado sa impiro na Gubat noon. So that will be the best legacy for all Gubatmans. And I feel so happy kasi na-meet na namo yung expectations. In all our dealings for the 5.5 years, yun ang intiro na sectors, nag-aambag. Inbabati man po namo para mas maipadagos ang development din sa among punto. In that sense po, Mayor, about po saan pinush mo ng mga legislative agendas to propel sana po ng mga development programs for the last 5.5 years, was the Sangguniang Bayan cooperative enough para po tabi mapaabot talaga sa administration ang felt need sa mga gubat nun, lalo na po tabi ang mga kasaradayan? So, thank you for that question, Sir Felix. Permi man po kami may onsin isasabi na ELA, the executive and legislative agenda, para at least at the start of our term, talagang may on kami sin giya of how we will go through with all our projects, programs, and activities. And so with that, I'm so blessed kasi ang mga in pupush namo na mga PPAs nasasabutan sin mayad sa Sanggunian Bayan and supported by the legislative. So I'm so thankful about that. Siguro na ano rin kasi in all our dealings talagang yun ang sinasabi ko nga, it is participated by the people. So, guided kami talaga from the very start by the vision of the town, which is to be a place of trade and industry, agro and ecotourism, and quality education through shared governance. In which case, yung shared, it talks about proper management with transparency, and it stands for S, salud, H, hanap buhay, A, agrikultura, R, rehabilitasyon sa recursos naturales, E, edukasyon, and D, dedikasyon sa paz y orden. That's the acronym for shared governance. In relation to that po, Tabi Mayor, you talk about your vision and mission of the municipality. Mm-hmm. If I may, at what stage na po na reach out nindo ina po na dream on which you want to achieve dito po sa municipality based on the existing plans, programs, accomplishment po na nagigumo sa 5.5 years? In every aspect, meron kami ng local program. So, saniyan po talagang ang concentration baga sa kada munisipyo, kada community is to resolve the pandemic and issue sa COVID-19. And so, ganun din po yung Gubat. And we are making way na at least ma-meet na rin namin yung herd immunity. Nandun na rin po kami achieving. At this point, I think we have reached the 75% out of the targeted na population sa Gubat. So, mao yun ang pinaka-ano niyan eh. Doon halos maski in terms of activity, in terms of implementation, pag-abot sa health, in terms of budget, doon naka-focus niya. So, with that, dire-diretso pa rin ang regular projects namo. And dire-diretso pa rin yung local program namo na insasabi na doktor sa mga barangay. Okay. If in the previous years, talagang umiikot sila sa mga barangay para to reach out. Ngayon, with this pandemic, nag-innovate po kami. So, parang online consultation. Ganun pa rin,
dire-diretso yung consultations namin, pero yung dispensing ng mga medicines, yung basic medicine, pinapadala na lang namin for each respective barangays. Okay. So dire-diretso pa rin. Nandun pa rin yung health sa loob. When it comes to hanap buhay, ang daming sectors na na-touch na rin namin. Pero hindi ito pulos tawag doon, local yung budget. Okay. So, we have it outsourced also. Okay. Katulad ng DOST CEST program. Okay. Maraming programs din. Halimbawa, yung danggit production namin. Okay. That is a joint project. Kumbaga, triple yung ano, triumvirate. Meron ng DOST for the drying equipment. Nandun din yung support ng ano ng LGU for other logistics. And nandun din yung suporta ng mga fisher folks from three barangays. Yun muna yung inano namin na model. And kung nagka-problema ako nung dati on how to regulate yung pagdakip ng kuyog, I don't know, fingerlings ng siganid. So, kuyog. Talagang, kumbaga, kinontra ako sa tao that time. Pero, I still stood to the principle na mas malaki ang kikitain ng aking mga kababayan if we go through this danggit production. And yung nagkontra sa ako dati, yun din ngayon ang mga taong nagpasalamat because of the increase of their income. So, dun natin makikita yung you have to stood for what you believe is right for the people. So, isa yun. And we also have this, yung sa pottery, okay. We'll be starting. So, na-revive yung pottery natin. While we are on the production sana ng milk production, kasi yung gubat bagay yung pinakamataas yung production when it comes to buffalo. Ah, okay. Awarded nga kami for several years. Kaya lang, while we focus on milk, yung na-produce naman namin ng mga tawag doon, piyak sana, ano, sa buffalo. Oo. So, ang na-produce na mo, puro lalaki. So, sabi ko, we will re-roll. So, sabi ko, doon na lang tayo sa meat processing. Kasi, kukunti lang yung na-produce namin na female. So, sabi ko, siguro, pag-aralan din natin how we will produce more of the female na buffalo. And I'm so happy kasi we have the Jisak here with us. Okay. So, hindi naman talaga kaya namin yung mga equipments for milk production. Mahihirapan din kami sa budgeting. Sila po yung nag-implement ng processing ng milk. Yeah. So, may tie-up na lang. Tie-up? Oo, na sabi ko nga sa ano sa Jisak, yung mga na ano natin ng mga farmers, doon na lang sa inyo magsisell ng raw milk. Okay. So, parang may mga ganyang market strategy. So, at least going ano, kumbaga nagdagdag din tayo ng mga pagkakakitaan ng mga taga-Gubat. Okay. So, not only that, marami pa rin. Kaya lang na tumahapag. Another question, Mayor. Because of the Mandanas ruling, LGU Gubat will receive sufficient amount of fund. Actually, we believe that there are parameters on the expenditures of the fund, mm-hmm. and you will be given now bigger responsibility in terms of social services, such as, maintenance of budget hospitals, etc., etc. How do you? Paano po kinikita sa leadership mo and including that of the Sangguniang Bayan ang impact sa itabi ng Mandanas ruling? Because next year, for sure, medyo ma-deplete ang kwata. Ngayon po, daghanan nyo na masagol.
In what specific area po nakikita ninyo na most prone na dapat nindo tagan din sufficient amount out of the Mandanas Fund? Okay. Yung Mandanas na fund na dagdag sa amin, binigay sa amin yun, I think that was end of the third quarter of last year, yung figure. Pero in the fourth quarter, nag-deduct. Oo. Because, di ba nagkaroon tayo ng, ano, ng census? Yep. So, yung projected kasi ng, ano, ng, sa Mandanas is we will be having 64,000 as our population. Okay. During that census. Pero nag-61 lang kami practicing family planning typing. So, bumaba. Okay. But then, meron din dagdag kung i-compare mo sa regular dati. Okay. Pero parang na-overwhelmed kami ng gagawin namin with that percentage na additional na budget. Grabe yung dinagdag na responsibility. But then, nag-usap-usap naman kami yung mga prioritization, and I think some of it phase by phase namin i-implement. Kasi hindi kaya na bigla in one year lahat yung na palista doon i-implement mo. So, we have now the plan. Yung concentration namin is more on ano, livelihood development talaga. Kasi we also have, may mga support system naman tayo sa infrastructure. So, mas maganda yung impact na sa tao kung doon tayo sa livelihood. Okay. So, we are starting and we will continue. Okay. Thank you very much, Mayor. Your parting words, your constituents, ano po, and let's say, a welcome note mo for 2022 for them. In spite na this is an election year. Okay. So, for 2022, urupod pa man po gihapong kita. Kung ano po ang naimod niyo na paghinguhata para sa ato bungto, maupa man po gihapon yun. Daghan pa ang pwede nato himuon para sa bungto sang gubat. Kaya sabi ko nga ni, urupod kita sin paghimo sin mayad para sa ato bungto. For the development, not only for the town itself, but for the people. Mas importantihon sa ato na mayad ang bawat gubat nun. Mabastog na gubat. Mabastog na gubat. Thank you so much, Mayor. Thank you po. Okay.